Pangatlo, may nakikita din daw siyang mga trahedya sa himpapawid. May nakita rin ako sa vision ko na magkaroon ng plane crash. Hindi lang din eroplano, kundi pati helicopter. Hindi lang naman sa Pilipinas nagkaroon ng plane crash. Pati sa Brazil, Argentina, Hawaii. November 7, 2020, buong Pilipinas ang bisyon na to. Isang gas station na biglaan ang pagsabog nito. Magkakaroon ng malaking apoy ito at mapapanood natin ito sa balita. Maging maingat lamang at mas mainam pa din ang mapagmatyag at maging maingat sa lahat ng gawain natin sa araw-araw. Isang eroplano ang nakikita ko ang maaaksidente pa lamang. Green na may yellow at white na eroplano ng ibang bansa ito. At ang isa naman ay white na may blue at sa ibang bansa pa din ito. Engine failure ito pero kung maaga pa naman nila, maaari pang maligtas. Maging maingat ang lahat at huwag makalimot ang manalangin palagi. Ang eroplano na Sri Wijaya ay estimated na mayroong sakay na 62 katao na nawala ng kontak ilang minuto lamang po ng pag-takeoff nito sa Indonesia capital na Jakarta. Kahapon lamang po, Sabado, January 9, 2020. At ayon sa mga rescuers, ay may suspected na mga debris na
na nakita sa kanilang karagatan. Ang Boeing 737-500 ay papuntang Pontianak in West Kalimantan ay nawalan ng kontak pagkatapos lamang ito umalis sa airport sa bandang 2:30 ng hapon. Ayon sa isang search and rescue official na panayam ng isang local na television. Mayroon namang 56 na pasahero ang nakasakay nito kasama na ang 10 bata ayon sa isang official of the National Search and Rescue Agency, Basaranas. Ayon naman sa local media, meron itong 6 na crew na sakay din sa naturang eroplano. Ayon naman sa isang reliable na tracker service, Flight Radar 24, sa social media nito na ang flight SJ182 ay bumubulusok pababa ng napakabilis kasi wala pang isang minuto ay nawala na ito sa kanyang taas na 10,000 feet. 4 minutes lamang pagkatapos itong umalis sa pampaliparan ng Jakarta. Meron namang mga nakita mga debris ang search and rescue team sa karagatan pero di pa kumpirmado na sa naturang eroplano ang mga iyon. Ayon naman sa pamunuan ng Sriwijaya Air ay kumakalap pa sila ng karagdagang detalye sa flight bago sila magbigay ng kanilang buong statement. Ayon sa kanilang Boeing spokeswoman, alam namin ang mga media report ng Jakarta. Kaya we are closely monitoring yung situation na ito. At kumukuha din kami ng mga detalyeng information tungkol sa insidenteng ito. May mga maningis na namang nakakapagpasabi na may mga nakita daw sila mga wreckage ng eroplano. At may iba naman ay may mga litrato pa ng naturang pagbagsak. Meron din silang nahanap ng mga kable at mga pantalon at mga bakal sa tubig ayon sa isang security official. Ang naturang eroplano naman ay 27 years old na ayon sa registration details nito na makikita din sa Flight Radar 24 tracking data. Umuulan din daw sa International Airport ng Jakarta noong nag-takeoff ang eroplanong ito. Matatandaan din na may isang insidente na din sa bansa na bumagsak ang isang eroplano noong late 2018 at kumitil ng 189 na pasahero at crew. Ang naturang plane naman na bumagsak kahapon ay mas lumang version pa nung bumagsak noong 2018. At yun po ang vision ni Madam Rudy Balvin ngayong araw. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy ng kanyang mga visions upang magbigay ng panic sa mga Pilipino o OFW, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganun tayo ay makapaganda. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala namang pong mawawala kung susundin natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo.